may ilang kababalagan ang naganap sa buhay ko. At ngayon, ikukwento ko sa inyo. Pero unang-una, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko ang kwento noong ako ay nagdadalaga. Lumaki ako noon sa pangangalaga ng aking lola. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero nung dalaga ako, ay marami akong manliligaw. Araw-araw iba't ibang lalaki ang pumupunta sa bahay para umakyat ng ligaw. Yung iba ay nanghaharana. Yung iba naman ay tumutulong pa kay lolo sa pagsibak ng kahoy. Ito kasi yung talagang uso noong panahong iyon, ang manligaw sa personal. Pero ngayon, kahit sa text o chat lang, ay pwede mo nang ligawan ng isang babae. Ang maipapayo ko lang, mas mabuti na makilala mo muna ang isang tao at alamin ang pag-uugali. Isang hapon noon at ang araw na ito ay Biyernes Santo. Yung lola ko noon ay talagang may paniniwala sa mga pamahiin. At usually ay wala akong manliligaw sa mga panahon ito kasi karamihan sa mga tao ay hindi lumalabas sa bahay. Mayroon din kasing pamahiin na bawal magingay nang dahil yung mga masasamang elemento ay pag-alagala. Nang dahil sa sinasabi nilang patay ang Diyos. Bawal ka ring masugatan at bawal ring maligo. Ito yung natatandaan kong mga pamahiin. Bandang alas tres ng hapon ay nagulat kami nang may tumatawag sa pangalan ko sa labas ng bakuran. Sabi ko kay Lola ay malabo naman na manliligaw ko iyon kasi nga Biyernes Santo. Pero nagulat ako nang makita ko ang isang lalaki na may hawak na bulaklak. Maganda yung pananamit niya, makaluma, yung tipong pangpormal na okasyon. Matangkad ito, guwapo, maputi, subalit parang ang putla niya. At sabi ko sa kanya, hindi ako tumatanggap ng manliligaw ngayon. Dapat nasa loob ka ng bahay niyo. Sabi ko ng ganon. Nagpakilala ito pero hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Kasi ayon sa manggagamot na pinuntahan namin, ay huwag ko daw banggitin kasi pangit daw iyon. Tawagin na lang natin siyang Tisoy. Hindi nagtagal ay lumabas si Lola. Sinabihan niya si Tisoy na bumalik na lang kapag natapos na ang Semana Santa kasi maraming pag-alagala na masasamang elemento. Nakita ko na parang galit si Lola at nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Tisoy. La, tama na ho yan. Umasok na kayo dito. Sabi ko pa, sabay sara ng bintana. Makalipas lang siguro ang 5 segundo, ay binuksan ko ulit ito upang silipin kung nandoon pa ba siya. Pero laking gulat ko na hindi ko na siya makita. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas, pero wala na siya doon. Yung bahay po namin ay nasa gitna ng palaya noon. At kung pupunta ka man sa amin, ay talagang makikita ka mula sa bahay. Nang dahil wala ng ibang daanan doon, maliban sa pilapil. At kung papaalis ka naman sa bahay, ay ganun din. At sa tansya ko, mga 2 minutong paglalakad bago ka tuluyang maglaho sa paningin namin. Sinabi ko kay Lola ang tungkol dito at agad-agad naman silang tumungo sa bintana.
Tama nga ang aking hinala. Hindi siya tao. Sabi ni Lola na ikinagulat ko noong sandaling iyon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko pa sa kanya. Alam mo, hindi lang yan ang unang pagkakataon na may nagpakita dito. Kaya ganun na lang yung reaksyon ko kanina. Sagot niya. Oo nga po. Napansin ko rin na ang weirdo niya kung kumilos. Parang matigas ang katawan. Sagot ko pa noon. Iha, hindi ka pa pinapanganak ay may pumunta din dito noon. Ganito rin, Biyernes Santo. Hinahanap niya yung nanay mo kasi gusto daw niyang anakan. Eh yung lolo mo naman ay biglang nagalit at naglabas ito ng ita. Pero ni isang beses ay hindi namin nakitang kumislap ang kanyang mga mata at hindi takot sa ita. Napansin rin namin na wala siyang anino. Kaya kumuha ako ng asin. At sa pagbalik ko sa labas, nakita kong natataranta yung lolo mo. Nagsabi yung lolo mo na biglang naglaho ang lalaking iyon. Tamang-tama din na yung nanay mo ay nasa kabilang bahay, doon sa kapatid ko, kasama ng mga tiyahin mo. Pareho kasi kayong ligawin noong dalaga pa lamang ito. Mahabang sabi ni Lola. May mga kinuwento pa si Lola pagdating sa mga kababalagang nagaganap sa bahay nila. Wala kasi kaming kalapitbahay noon. Palayan ang matatanaw mo sa paligid ng bahay. Maliban dito ay mayroon din po kaming sariling bahay na ipinatayo ni nanay at tatay na nasa di kalayuan. Pero kay Lola talaga ako lumaki. Sa pagsapit ng gabi ay parang hindi ako tinantanan. Napanaginipan ko si Tisoy at mayroon daw itong ginagawang masama sa akin na hindi ko nagustuhan. Yung panaginip kong ito ay parang totoo. Halos hindi ako makahinga pero alam kong tulog ako at hindi ko talaga maintindihan. Nang magising ako, nasa harap ko na si Lolo at Lola. Basang-basa yung katawan ko nang dahil binuhusan daw ako ng malamig na tubig para magising. Nananaginip daw ako ng masama. Sumisigaw at humihingi daw ng saklolo habang tulog. Kung hindi daw ako nagising, baka namatay na ako noon. Kinaumagahan ay dinala ako sa isang manggagamot. At sabi niya, kung hindi daw ako nagising noong gabing ito, baka nakuha na ako ni Tisoy. Pero yung katawan ko sa mundong ito ay patay na. Dagdag pa niya ay huwag ko ring banggitin ang pangalan niya kasi pangit daw iyon. Parang tinatawag ko daw siya. At itong isang karanasan ko naman ay noong mayroon na akong asawa. Ipinagbubuntis ko noon ang aking panganay na anak. Yung lupain at palayan ay ipinamana sa amin ni Lola. At ako yung tumira sa bahay niya, kami ng asawa ko. Wala na rin sila nung time na to, pumanaw na sila. Yung asawa ko ay mayroong mataas na posisyon sa pinagtatrabahuan niya. At sa isang linggo, dalawang beses lang ito kung umuwi sa bahay kasi pumupunta ito sa iba't ibang lugar kasama ng kanyang boss. At kapag hindi ito uuwi, yung pamangkin ko ay doon natutulog sa bahay. Pero umaga hanggang hapon ay wala akong kasama doon nang dahil may pasok itong pamangkin ko.
Isang hapon noon ay kakauwi ko lang galing sa bahay ng kapatid ko na nandoon lang din naman sa baryo namin. Sinabihan ko ito na kapag dadating na yung pamangkin ko ay agad itong dumiretso sa bahay at ako ay magsasaing at magluluto ng ulam namin. Bandang 6:00 ng gabi ay nagtataka ako kasi hindi pa dumadating itong pamangkin ko. Nakahanda ng hapagkainan at siya na lang yung hinihintay ko. Madilim na rin noong sandaling iyon. Sa aking pagtataka ay tumungo ako sa pinto ng bahay. Mula doon ay matatanaw ang kanilang bahay, subalit malayo nga lang. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig ako ng mga yapak sa kusina. Yung kusina kasi ay nasa likod ng bahay at yung sahig doon ay gawa sa matibay na kahoy. Yung kahoy na pwedeng gamitan ng bunot at lagyan ng floor wax para kumintab. Yung mga yapak na iyon ay parang gawa ng isang manok na sa tuwing maglalakad ito ay lumalagatik ang sahig. Sa aking pagtataka ay pumunta ako sa kusina. Minsan kasi mayroon talagang naliligaw na manok sa bahay. At noong nakarating na ako doon ay hinanap ko siya. Nang tignan ko ang ilalim ng mesa, nagulat ako nang makita ko itong pato na parang nakabaluktot. Malaki siya at hindi pangkaraniwan. Ilang beses na akong makakita ng malaking pato, subalit mas malaki iyon sa mga nakita ko. Napansin ko na yung mga mata niya ay parang naninilaw. Nagkatitigan kami ng ilang segundo at agad itong lumabas. Dito ko na nakita ang buong katawan niya. Kulay itim, malaki, at kasing taas ng isang aso. Nang makalabas ito sa bahay, ay nakita kong parang lumipad ito papunta sa palayan at naglaho sa dilim. Nasundan ito ng tunog, pero parang hindi nagawa ng pato iyon. Parang isang tao. Yung tipong magaspang at malalim. Agad kong sinara mga pinto at bintana. Niligpit ko ang pinggan na para sana sa pamangkin ko at dali-dali akong kumain. Pagkatapos nito ay pumasok ako sa kwarto at nagbaon ako ng asin. Hindi na dumating yung pamangkin ko. Pagpatak naman ng madaling araw ay nagising ako kasi parang may kumakalusko sa dingding ng kwarto. Nanggagaling ito sa labas ng bahay. Naging alerto ako noong sandaling iyon at yung matalim na itak na pagmamay-ari ni Lolo ay inilabas ko sa aparador para kung sakaling pasukin man ako at may gagawin siyang masama ay sisiguraduhin ko na hindi lang ako ang masasaktan. Maya-maya lang ay nawala ang kaluskos na iyon at parang may tumutuka sa dingding na kung saan ko rin narinig ang mga kaluskos na iyon. Nagparinig ako noong sandaling iyon kasi hindi ako pwedeng matakot, lalo pa at buntis ako. Huwag mo akong susubukan. Hindi ako takot sa iyo. At hindi ako papayag na ako lang ang masasaktan. Nang gigigil na sabi ko pa noon, sa maniwala kayo o hindi, pagkatapos nito ay nawala ang tunog na para bang naiintindihan niya ang sinasabi ko at hindi na naulit iyon. Sa pagsapit ng bukang liwayway, lumabas ako sa bahay na hawak-hawak ang itak ni Lolo. Nagtatanong naman ang pabiro yung mga taong nakakasalubong ko
kung sino yung papatayin ko. Pero ako, ngumingiti lang sa kanila at nagpapatuloy lang sa paglalakad. Nang marating ko itong bahay ng kapatid ko, nalaman ko na nilalagnat yung pamangkin ko, kaya hindi ito nakapunta sa bahay. Dito ko na kinuwento yung karanasan ko. At sa pagsapit ng hapon, ay gumaling din naman itong pamangkin ko. Parang pinlano na magkasakit ito para wala akong kasama sa bahay. Sabi naman ng kapatid ko, baka matagal na akong minamatyagan sa bahay namin. Nagpapasalamat ako na hindi na naulit iyon. At magmula nun araw-araw ay umuwi na sa bahay itong asawa ko. Humingi siya ng pabor sa boss niya hanggang sa mga anak ko. Hanggang dito na lang po yung kwento. Maraming salamat.